Magandang araw sa inyo. Topic natin tungkol sa baga, bisita natin napakagaling na pulmonologist at rehab medicine doctor para sa baga din, Dr. Glina Cabrera. Bati po tayo, Dr. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ang unang tanong ko kay Dr. Glina, Doktora, bakit po nagkakaroon ng tubig sa baga pag x-ray nila? Normally po iba't iba ang common na dahilan maliban po sa lungs, pero unahin ko po yung kadahilanan na galing sa lungs. Yes. Normally po pwede po pneumonia, tuberculosis, and usually pwede rin po yung tinatawag na lung cancer. So, yun po usually pwede po. Pero may pwede pong magkaroon din ng tubig sa lungs na hindi galing sa lungs ang problema. Like for example po, may sakit po sa puso tulad ng heart failure. Meron din pong kidney failure na pwede pong yung tubig sa halip po na mag-circulate ng mabuti, nai-imbak po siya papatungo sa lungs. Doktora, ano pa po yung mga sintomas para malaman nila na nako, nag-iipon na, nagsisimula ng dumami yung tubig sa lungs. Hindi yung pag-x-ray, kalhati na pala. Meron bang pangunahing sintomas para magpa-x-ray na sila agad? Kadalasan po usually ubo. Kasi normally po pagka mga ganyang sakit, ang ubo niyan usually more than 2 weeks. Tuloy-tuloy, minsan nakapag-antibiotic na yung iba, lalo na kunyari TB pala ang dahilan or cancer pala ang dahilan. Mag-take lang sila minsan ng cough syrup, pero hindi nawawala po yung ubo. Mm-hmm. So at least yun po, kailangan magpa-check na kung more than 2 weeks na po yung pag-ubo. And number 2, may pain po usually. So masakit po yung likod nila pagka ano, may tubig sa lungs. And then usually, may hirap po sa paghinga. Okay. So halimbawa po, may mga sintomas na nasabi. Ano po yung pwede nilang gawin? Bukod sa pagpunta sa mga pulmonologist o lung doctor sa inyong baga, ano pa, may pwede ba silang gawin sa bahay muna? Or ano yung bilin nyo na dapat unang-unang gagawin? Ideally po talaga, ito kailangan po talaga tulong na ng doktor. Kasi una sa lahat, kailangan po makita gaano karami yung tubig. Kasi kung halimbawa po, may tubig po umabot na ng mahigit kalahating litro. Nakikita po yun sa ultrasound yung dami ng tubig. So, kailangan mag-decide ngayon kayo at nung doktor kung kailangan bang lagyan ng needle at higupin yung tubig or tubo. Pero normally po, kung more than 1 liter na po yung tubig, like 2 liters, may umabot po ng ganun, nilalagyan na po talaga ng tube. And then from there, Doc, a-analyze po kasi yung tubig kung ano yung cause. Okay. Doktora, syempre yung mga kababayan natin, ibig sabihin, ako, nakasasabihin, tutusukin, isip nila, napakalaking bagay na yan, baka ikamatay na nila. Opo. Bakit hindi sila dapat matakot sa pagtusok, pagkuha ng tubig o paglagay ng tubo? Normally naman po kasi, yung mga doktor naman po na gumagawa nito, usually may practice naman sila or trained para gawin yon. And then meron naman po silang mga alam na pag-iingat para hindi po makasama doon sa tao. Kasi kung titimbangin po natin kung ikakasama ba o ikabubuti, syempre po kung hindi po natin tatanggalin, dadami ng dadami po yung tubig sa lungs. And eventually, talagang mahihirapan po yung ating pasyente. At saka doktora, di ba, base doon sa pagsuri ninyo kung anong klaseng tubig yon, iilalagay nyo na, ibibigay nyo na ang karampatang gamutan. Opo. So, huwag po kayo matakot kasi ikagagaling nyo naman. Ang pagkakaroon ng tubig, nauubos din ba yan o napapagaling ba ng ating mga pulmonology? Normally, Doc, kung halimbawa ang hindi naman karamihan, no? Kunyari, sabihin natin, kunyari, kalahating litro. And then, chances are, pag tining natin sa x-ray, mukha namang may tuberculosis. So, minsan po, hindi kailangan ng tanggalan ng tubig kung ganun lang karami. And then, mukha naman talaga, based on x-ray, ay may tuberculosis. Usually po, pag ginamot po natin yung TB, mawawala na rin po yung tubig na hindi kailangan tusukin. Ganun din po yung pneumonia. So, kung konti pa lang po yung tubig, let's say 300, 400 cc, at binigyan po natin sila ng antibiotic naman, mawawala rin po yung tubig. Okay. Ngayon po, Doc, kung ang dahilan naman, kasi kailangan talaga magpatingin sa doktor at nalaman nung doktor niya na mukhang dahil sa heart problem ang kanyang sakit, usually, Doc, pwede bigyan ng pampaihi or diuretic. Mawawala po yung tubig, lalo na kung hindi naman karamihan, hindi kailangan tusukin yan, Doc. Yung liquid tubig lang ba o minsan dugo din yan? Ano ba yung mga kinds of liquid na nakikita nyo dyan? Minsan po may dugo, pero usually po common po after yung surgery or kunyari trauma.
So, halimbawa po, car accident, may fracture, tapos medyo natusok po yung lungs ng buto na na-fracture, ayun po, pwede po may dugo. Minsan naman po is may nana. So, for example po, lalo na po sa mga diabetic na hindi nakokontrol ang sugar, madali po magkaroon ng infection. So, minsan po, lumalala yung infection, nagiging ang tawag dok ay empyema. Pero pag empyema dok, masasabi natin parang nana siya dok eh. Kailangan talagang malabas yung tube talaga yung dok. So, yan ah, hindi lang po clear water o minsan cloudy water, pwede palang nana. So, yung nakikita natin sa x-ray, kasi shadow lang yan. Opo. So, kailangan talaga pumayag kayo. Opo. Na ipatusok yan dahil yun po yung basihan. Opo. Ng mga doktor sa paggamot sa inyo. So, maraming salamat sa at least naliwanagan ng ating mga pasyente pagdating sa tubig sa baga. Salamat po.